Hello guys, welcome back sa akin channel, SM Shah Vlog. So ngayon po ay araw ng Wednesday. So ayan, ang oras ay 12:59. So mag-aalauna na ng ng tanghali. So ayan, so for today's video guys, yung i-share ko sa inyo ay i-share pala ng aking jowa. So ayan, ano ba yung ginagawa namin sa mga produkto na malapit nang mag-expired. So ayun yung topic namin ngayon. Ako na i-vlog yung ng expired na yan kasi nga marami kaming BO sa Alaska product. So ayun, yung ahente ng Alaska product ay hindi na gaanong nagpapakita sa amin. So parang paiba-iba sila ng paiba-iba sila ng tauhan. So ayun, minsan hindi na nadadaanan yung aming store. So ang sabi naman dati, kahit mag-order ka ng marami, okay lang kasi may BO naman. So kami naman ay nag-order talaga sa kanila kasi gusto namin na mas maraming nakikita si customer para mas attractive ang ating mga tindahan sa, kasi nga may BO naman, kaya ayun, kahit madami kang orderin. So ang problema guys ay yan, nagkaroon kami ng BO at natagalan bago kahanin, naabutan na ng expired talaga. So hindi na talaga pwedeng ibenta. So buti na lang nagpunta na yung ahente ng Alaska ngayon at ayun, nasabi namin. So yan, unti-unti niya nang dinidispose. So nabawasan na yung aming expired na Alaska product. So every 2 weeks ay kukuhanin na niya yung aming BO. So ayun, good news yun. Hindi na kami malulugi sa Alaska. So ayun guys, ipapakita ko na sa inyo yung tip ng asawa ko sa mga discard namin sa mga produkto na malapit nang mag-expired. So keep on watching. Yan guys, ngayong araw ang video naman natin yung pagtingin naman natin ng mga expiration date, and then ano ba yung mga pwede nating gawin para maiwasan natin ang malugi, kasi napakalaking lugi kapag inabutan ng isang produkto ng expiration date, diba? Makikita ninyo ang expiration sa mga pwedeng sa ibabaw ng produkto at pwede rin naman sa ilalim, pwede rin sa gilid. Basta makikita nyo naman yung indicate na may nakasulat na kagaya nito. Expiration date, March 31, diba? 2022. Itong video na to, isishare ko sa inyo kung ano ba yung aming ginagawa sa mga produkto na malapit ng ma-expired. Especially dito sa Alaska product, cowbell, ayan, Alaska. Dahil napakahirap nilang mag-BO, shoutout sa inyo mga Alaska ahente. Ayan, bakit ang hirap nyong mag-BO? Hindi namin alam kung bakit. Share ko sa inyo guys. Ito. Napansin ko, itong sa pag-check pala nitong expiration, kapag ang produkto ninyo ay malapit ng ma-expired, tapos hindi pa siya mabenta, ito yung dapat ninyong gawin. Kagaya nito, May 2022, malapit na ngayon ay February. At ito ay December pa naman to. May nakita ko ditong malapit na eh. Ito, kagaya nito. April 2022. Ito yung ginagawa namin madalas para hindi siya masayang. Ito na. Ayan. Bali, nag-create lang ako ng Nestle cream, Alaska Nestle cream tsaka cowbell na maliliit kasi malapit na ang expiration niya. Ginawan ko siya ng bundle guys. Bale, itong bundle na ito, ako na lang ang nag-decision kung ano yung ilalagay ko. Dalawang krema tsaka dalawang cowbell condense ay binundle ko siya ng 99 pesos. Bali, apat na yon, di ba? Apat, 99. Tapos ito namang cowbell na puro gatas lang, tatlong gatas, ito yung maliit lang na gatas, ay 89 naman pesos. Tapos nilagay ko dito sa harap ng counter para every time na may customer na bibili, makikita nila. At saka pwede ring i-alok, mas madaling i-alok kasi nandito lang sa harapan. Ayan guys, pag may bumili naman yan, bali isa, dalawa. Dalawa lang ito kasi wala ng partner. Ayan, wala na siyang partner. Pero pagka may bumili naman ito, pwede ko pa itong i-discount. Ang ginawa ko palang diskarte doon, kung magkano yung pinapatong namin, niles lang namin. Back to, lang siya puhunan.
Diba? Mas maganda nang bumalik ang puhunan kaysa naman mawala ang puhunan. Kasi pag inabutan niya ng expired, wala na ang puhunan. Tapos, ang sunod niyong gagawin, kagaya nito, mas mabenta pala yung malalaki. Kaya sa susunod na pagbili namin, pag nito naubos, pag pinalad tong maubos, bago yung expiration niya, ang bibili na lang namin ay limited na lang. Pwede niyong gawin yon. Pero ito, kahit malapit na expiration niya, for example, hindi na to aabuti ng expiration. Kagaya nito, June. Kasi mabenta naman ang Alaska na evap. Ito lang naman. Yung cowbell na evap, malakas din. Tapos sa condense na malaki, yun yung mabenta. Kaya sa susunod, doon na lang kami magpo-focus sa malaki. Maganda rin kasi yung inaabutan ng expired. Hindi naman inaabutan. Ibig sabihin, maganda rin yung nangyayari kapag may product na inaabutan ng expired. Parang napapansin natin, slow moving. Kasi nagkakaroon tayo ng idea na hindi pala kailangan ng maraming stock ng ganong klase ng produkto. Kaya malilimitahan na natin yung pag-order natin sa mga susunod, di ba? Pero pag sobrang, basta bantayan nyo lamang ang inyong mga produkto para hindi siya masayang. Ugaliin ninyong mag-check. Ugaliin ninyong mag-check pag walang customer na ginagawa habang kayo naglilinis, habang kayo ay nag-aayos. Ay i-check nyo, isama nyo na rin sa daily routine ninyo yung pag-check ng mga expiration. Kasi sayang, kagaya nito. Ito naman, 2023 to. Ugaliin nyo na rin yun habang naglilinis kayo, di ba? Habang nakikipag-chismisan. Ayan. I-check nyo na rin yung inyong mga expiration para hindi kayo malugi. Sayang kasi pag nalugi guys, pag inabutan ng expiration, napakalaking halaga nun. Kagaya nung ano, mabuti na lang na, ay, nasan ba yung pakapakita ko sa inyo. Guys, yung isi-share namin sa inyo at sana po ay may nakuha kayong tips sa shinare namin sa inyo ngayon. So, kung nagustuhan nyo po yung aming video, ay sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click na rin po yung bell ng updated po kayo sa aming mga videos. Bye-bye! Thanks for watching!